kapag kailangan mo ng malalapitan, narito ako, narito si Bongo. At tuwing maghahanap ka ng isang kaibigang tutulong sa'yo, narito si Bongo. Kasama ng Pangulong Duterte, maglilingkod ako, serbisyong totoo. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Ako'y iyong maaasahan, tapang at malasakit, sa akin ka kumapit, kaibigan mo si Bongo. Ang aking bisyo ay magserbisyo. Ang aking bisyo ay magserbisyo. Good evening, no? Yung kasing, ito kasing sinasabi niyong mga taga-BBM kayo na si Bongbong Marcos ay magaling, nagpatayo ng windmill, no? Which is totoo naman, provincial government yata nagpatayo niya, no? Basically, sila Bongbong Marcos. Ang tanong, bakit niyo ibinenta sa mga oligarch? Unang-una, ang pagmamayari na yata yan ng Ayala at saka ng mga Lopezes, no? Yan ay naging private, na-privatize na yun noong 2017, which is ang main purpose niyan, kaya nila pinagawa yan para makatulong diyan sa probinsya niyo. Bakit niyo binenta din sa mga Lopez? Hindi ko naman alaman kung ano, kaya lang ang sinasabi ko dito, no, kayong mga taga BBM, masyado kayong nagiging nagmamarunong, nagiging palalo. At akala nyo, sino ba yung mga Lopez? Hindi ba yan yung isa sa mga nagpaalis sa mga kila Ferdinand na Marcos Sr.? Sila yung mga oligarch na nung umalis sila, sila yung pinagkukuha nila yung Channel 2. Yung Channel 2 na yan, yan yung mga kung ano-ano pinag mga bias na balita. Tapos ngayon, ibinenta niya doon sa mga... Natatawa talaga ako sa inyo, no? Okay, kung bakit hindi nyo nakikita yung ganun. Pangalawa, yung sinasabi ni Presidente Duterte na yung mga yan ay komunista, andyan yung picture nila ni Satur Ocampo at ni Lisa Masaya tayo. Sino ba yung mga yan? Di ba yan yung kaaway nila dati? Kumbaga, nagpapatayan sila. Sino ang naapektuhan? Hindi ba nga mga mamamayan ang nangamatay? Tapos ngayon, andyan, sama-sama sila dyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, wala kayong, ang nakikita nyo lang kasi, gusto nyo si BBM. Ako, hindi ako galit sa mga BBM, pero it's about time na mawala na sa political landscape natin yung mga Aquino at mga Marcos kasi lagi silang nagbabakbakan. Tapos magkakabati pala, tapos tayo yung namamatay, tayo nagugutom ng mga Pilipino. Anong makukuha nyo sa dalawang angka na yan na sila-sila nagbabakbakan eh? Tayo ang naaapekto. Umasenso ba buhay natin sa mga Aquino at Marcos? Hindi. Yung magandang ginagawa ni Ferdinand Marcos nung araw, hindi natuloy dahil sa mga Aquino. Tandaan nyo, pag naging presidente si Bongbong Marcos, hindi rin matatahimik ang Pilipinas. Kayong mga taga-Solid North, dahil tuwan-tuwa kayo dahil meron kayong presidente. Hindi ganun ang ang presidente ng buong Pilipinas, hindi Solid North lang. Di ba? Sasabihin nyo, in-check si Bongo, bakit? Yung pang apelido Marcos, akala nyo Pilipino. Kastila tayo, ang apelido natin mga Kastila. Mga lahi tayo ng Kastila. Lahi ng Incheg, lahi ng Kastila. Kasi yun yung sumakop sa atin eh. Ang totoong Pilipino, yung mga Malay, yung mga Aita,
yung mga kapatid nating Muslim, yan yung mga totoong Pilipino, dahil yan lang yung hindi nalahian ng ibang, hindi nalahian ng ano, kasi hindi nila nasakop yan, yung Mindanao. So kung iisi nyo rito yung Inchik si Bongo, beh, puta, napakababaw naman. hindi bali na ang aplido ng Tigo, kung ang puso naman niya ay Pilipino, Pilipino nga ang aplido mo, pero ang puso mo naman hindi makapalipino. Sipin mo, binenta niya yung pinagmamalaki niyang windmill. Hindi ba kaya niya pinagawa yun para makatulong sa inyo? O ngayon, paano makakatulong sa inyo? Sige nga. Saka huwag niyo sasabihin uli-alin si Presidente Duterte. Kayong mga taga-BBM, huwag niyo sinasabi nag-uuli-alin si Presidente Duterte. Nakakabuisit kayo, masyado kayong palalo, masyado na kayong nagiging Puta, pinalibing nga niya si Ferdinand Marcos eh. Sino mo presidente na kapagpalibing diyan, hindi ba siya? Okay, masyadong ano, yung mga masyado kayong mayayab, hindi ko malala kung mayayabang kayo o ano. Napakahaba pa ng labanan. Sa isang ilang buwan pa ang campaign period. Huwag niyo buksan yung libro niyo. Baka hindi niyo kayang tapusin na basahin. Sarami ng nakalaman diyan sa libro ng mga Marcos. Believe me.